And sino dito sa inyo yung excited na sa ating series, di ba, 10-10 Sale? So here, we will be talking about sowing and loving extravagantly. When you say sowing and loving extravagantly, ibig sabihin yan kasi ay, tawag na ito, nagtatanim ka at nagmamahal ka. Kasi pwede naman raw, you can sow without loving, but you can't love without sowing or giving. So actually, pwede ka namang mag-give ng walang pagmamahal. Like parang, oh, eto, sa'yo na yan. Sa'yo mo na yun na. Diba? Ulit pa kabasa yung paghatag mo. Pero iba yung kapag tunay na nagmamahal, talagang nag-overflow na lang yung pagbibigay. Diba? And ngayon, speaking of 10-10 sale, uso talaga ngayon yung mga shopping, ano? Sino dito yung mahilig mag-checkout, mag-add to cart sa Shopee? Grabe, parang ayaw tumaas, ano? Ayaw umamin. Kapag tinamaan ka, pamain. Okay? Pamain. So, pamain mo na lang. And, di ba, sa sobrang minsan, grabe na order natin. And kaka-order, kaka-checkout. Minsan, wara nang nasa-save sa aton kwarta. And wara na rin, di na kita nakakapag-give. Kasi nga, naubos na. So, puro purchase online. Lalo na kay pandemic, dili nakalabas ang balay. So, nagiging maluho tayo. Amo daw na nagiging innate sa mga Pilipino ngayon, napakamaluho. And alam mo nyo ba, speaking of, ito yung series natin ngayon, eh nagkataon dyan naman ang pangalan ko, tas 10-10. Eh di basahin na lang natin sa John 10-10, okay? Basahin natin. Sabi dyan, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy, but I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Pakisabi sa katabi mo, abundantly. Wow. And pag sinabing to be abundant means to be prosperous. And kapag prosperous, meaning may prosperity. Ano? And kaya I believe if you want your life to be prosperous, kung gusto mo mag-prosper, keep on listening or attending this series. So may apat pang susunod na linggo. Kaabang-abang ang mga pag-uusapan natin. And when we talk about money or financial management, kasi ito talaga yung aminin tumong natin sa inasemana, sa ninabulan, ano? Damo na sa mga seminars or mga webinars and trainings about financial management. Even mga religious teachings, ano? May mga ginatawag kita na prosperity gospel daw. But well, prosperity is really attractive. And it is not wrong. Because the Lord wants us to be prosperous. Kasi imagine ninyo, sobrang yaman ng ating mundo, di ba? Sobrang yaman ng ating bansa. And you think ginawa yun ni Lord lahat para hindi ibigay sa kanyang mga anak? Di ba? I don't think so. And ang prosperity o kasaganaan, dito papasok yung ano eh, yung question na, yung prosperity ba o yung kasaganaan kaya ay para sa mga anak ng Diyos? Does God wants His people to prosper or at least be sufficient? Diba, yan ang magiging topic natin ngayon. So, exciting talaga to kasi we're gonna learn biblical stuff, teachings, and of course, financial management. Before that, pray tayo kay Lord. Lord, we thank you for this afternoon. I know na gindaramuan ka daw sa didisamon, Lord, because you want to teach us, Lord, something. And I pray that you're gonna open each of our hearts, Lord, that whatever we will receive, whatever teaching, correction, Lord, we will accept it wholeheartedly in our lives. Lord, I pray that your word this afternoon will be our food, Lord, our spiritual food, our source of peace, our strength, Lord. And we're so excited on the miracles na gagawin mo pa sa buhay namin. We praise you, Lord, this afternoon. In Jesus' name, amen. So like what I've said kanina, no, this month of October, we will be talking about how to experience prosperity in life, especially in financial aspect. And we will be discussing about the 7 ways to prosperity ngayong buwan ng Oktubre. So 7 ways, ano? And today, tatalakayin lang natin ay 3 ways lang. Kasi yung 4, sa 4 pang susunod. So tig isa-isa. Kasi diba, we have 5 Sundays. So today, 3. And by next week, tig isa-isa na. Okay, so are you excited? Simulan na natin. So 7 ways to prosperity. Una,
i-add to heart nyo na ang work hard. Okay? So pakisabi nga, work hard. Yan. Alam nyo ba, from the very beginning, you are designed to work. Our body is designed to work. Kasi si Adam, nung create siya ni Lord, eh di ba, bago naman siya nakapag-asawa, ay talagang nagtrabaho muna siya sa Garden of Eden. And you know what? God commanded that we work. In Exodus 20, verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. Diba? 6 days raw, gagawin mo yung trabaho mo. Meaning, nung create ni Lord ang mundo, 6 days siyang nagtrabaho and isang araw siyang nagpahinga. So, isang araw ang pahinga, no? Though bagamat nag-rest si Lord, gusto kong makita ninyo, bagamat siya nag-rest, pero nagtrabaho siya. So, it's a reminder for us na indeed, we really have to work. Diba? Kasi ang iba, alam nyo, minsan baliktad suli. Diba? 6 days na pahinga, isad na adlaw na trabaho. 6 days na turog, diba? 6 days na adalang, kaon, turog, wala ng trabaho, tas amo pa lang. May iba naman na nasobrahan. Diba? 7 days. Pati pag-church, dili mo na. Dili po ako maka-church kasi nag-module po ako. Diba? Sunday na Sunday, nag-module. Grabe naman. Ano? And in 1 Thessalonians 4:11, it says, make it your ambition to work with your hands. Pwede bang sabihin natin, work with your hands? Yan. And bakit may emphasis dyan yung work with your hands? Because may mga tao kasi na utos lang ng utos, pero wala naman palang ginagawa. Diba? Kaya sinasabi dyan na kung magtatrabaho ka rin lang naman, magtrabaho ka na muna gamit ang kamay mo bago ka utos ng utos. Lalo na ngayon, mga young people, sino dito yung mga young people? Kaya parang ayaw na magtaas ng kamay, ano, naalo na. Mga teenagers, grabe, ang tatamad. Right? Sigil ang kaon, sabalay, makaon, ma-ML, tas mahali naman, maburubike, grabe. Ina nagadugima na, ma-basketball pa, tas pag-abot sa balay, paghuba, si mama niya paan pala bahon. Grabe, ano? Gusto ko makita ninyo na, indeed, now that we are godly people, we should be working. Because godly people are working people. Amen? Ephesians 4:28, basahin natin. Sabi dyan, he who has been stealing must steal no longer, but must work doing something useful with his own hands. Actually, yung stealing na ginasabi dida is not just the conventional definition of stealing. Hindi lang yung, ay, nagkawat. Hindi lang ganon. Kundi yung harvesting what you do not actually plant. Yung nag-enjoy ka sa mga bagay na wala ka man nagbalhas. Diba? That is as good as stealing, actually, kapatid. And, diba, ang tao, sige lang, ngayo, pangayo, man, give me, diba? Wala kong pamasahe. Bagan, sige ka nalang palibre sa leader mo. Ay, grabe kuya, wala akong muscle group, wala akong pamasahe. Grabe, may hugot, ano? Wala man. So, mga ganon. What else? What are other forms of stealing? Actually, don't you know that gambling, yung sugal, stealing actually yun. Kasi hindi mo naman talaga yun pinagpaguran eh. Pero sinugal mo lang. Tsumamba ka lang. Kung totoo sun, stealing yun. Minsan, di ba, kita problema. Lalo mga young people, ano? Grabe, gustong-gusto ng bagong sapatos, Adidas. Pero dili masugo sa balay. Di ba? Sige, may mga nakikita ko sa Facebook na itag mo yung kuya mo, itag mo yung ate mo, bibigyan ka niya ng ganito, 1,000. Grabe, pero pag ginasugo ni ate, dili man natuon. Grabe, maski basula sa tubig, ano? Grabe. Pakikilaanin sa katakin mo, buti na lang hindi yan yun. Diba? Meron namang, ano, mga teenagers, mga ang aarte. Diba? Nagapalaban kuko para dili kasap na. Diba? Dili masugo. Ay, kay hilaban kuko, dili pwede. Masingit. Tang. Grabe, ano? Ito pa, mga young professionals or mga fresh graduates. Diba yung 5 years ka ng graduate, kapatid? Tas tambay pa rin. Diba? Yung parang kailangan talagang hindi tamad. Diba? Amen? Alam nyo ba, sabi nga ni Ed Lapis sa kanyang book, para to naman sa mga magulang ano, na naririto ngayon, kasalanan raw sa isang magulang, kasalanan ng isang magulang, yung kaya niya namang palakihin ang kanyang mga anak,
Pero hinahayaan niya na lang. Parang, okay, sige, kamo na lang dida. Total, okay naman. Kamo na lang ang mag-grao sa aton sa kahirapan. Actually, hindi dapat ganon. Alam niyo ba, nakikita natin ngayon ang aton bayan. Talagang grabe ang challenge, ano? Mahirap pa. And mag-interview ka sa mga families, dili lang dito sa Masbate, sa ibang mga provinces, and even sa NCR, you could see kahit mahirap na ang buhay ninda, pero damo pa rin sindan mga anak, napakalaki ng family nila, no? Anak ng anak, di ba? And alam nyo ba, if pag-uusapan nato ng economics, segue ko na yan, ano? Since ngayon, I'm currently studying economics naman, so singit lang natin, kung pag-uusapan natin ang work, para maaraman natin or we could get an idea sa mga workers dito sa Pilipinas, ang ginakuha natin na data dito, ang ginakompute natin is the rate of unemployment or unemployment rate or employment rate. So when you say unemployment rate, yun yung number or rate ng number ng tao na hindi nagtatrabaho out of the whole population. So ngayon, mataas talaga ang unemployment rate natin sa bansa. And kung titignan ano, in economics, kung mataas ang unemployment rate, ibig sabihin yan, less productive ang country natin. So if our country is less productive, in other words, marami ang hindi gumagawa. Marami ang tamad. See that? From an economic principle or theory or model, makikita natin, biblical yon. So we can really say na, diba, sabi kasi nila raw, yung economics, hiwalay daw talaga yon dapat. Iba yung prinsipyo sa ganito, tas iba naman. Pero in fact, kung aaralin mo yung economics, talagang lahat ng tinuturo sa amin, kunin mo susugon kayo, biblical naman. And maraming reason, madamukitan reason, kinano kay mahirap pa natin country. And isad na dito, yung family, na, diba, grabe na anak, tapos yet, halos isad lang sa inda nagatrabaho, isad lang sa ina na napupulosan. Minsan there are parents na ginaasa na lang gad sa inda anak, total damo naman na. And dahil isad lang ang nagatrabaho, so and mama, makichismis na lang, maburo bingo, and papa naman, inom na lang. Total, ano na lang eh, ada naman, igo na naman kita sa ATM, mga aton anak. Eh, parang ganun. Igo rin sa, minsan, dili pa nagasweldo, pero nagagastos na. Ako, bilib, grabe laki, bagalaki ako, hindi ko maaraman kung mabibilib ba ako. And then, wala ka pa nagsweldo, pero nag-add to cart ka na. Sina sa inyo yan, wala ka pa nagsweldo, pero nag-check out ka na, tapos ginabilang-bilang mo, inisweldohan. So, sakto pag-abot sa nakon, yan, parcel. So, amaman may payment. Kaya pag-abot, di ba, yung enjoy now, pay later. Grabe, ano? Remember this, kung dili kita mag-work, really, wala talagang mangyayari sa aton. God wants to bless us, pero hanggat wala tayong ginagawa, wala ring mangyayari. God commends work. In Proverbs 31:13, gin-describe dida yung asad na babae na mahigot. Sabi dida, she selects wool and flax and works with eager hands. Diba? Ang mahigot daw na babae, kubalon ang kamot. Sige daw, i-check mo daw kung kubalon ang kamot sa katakin mo. Okay, so mahigos din akong kubalon. Pero igumansan mga mahigos, grabe na agad na trabaho, pero inanwaran kubal. Wow, sana all, di ba? Parang linis ah. Bonus na lang yun, ano? Pero alam nyo ba, ang pinaka magandang daliri, palad, kamay, ay yung daliring naglilingkod sa pamilya. Di ba? Mga nanay, asan dito yung mga nanay? Di ba? Aanihin mo naman yung magandang kamay mo kung ang humahanga lang sa'yo yung mga kamadyong mo. Di ba? Mga kamadyong, kayo nakikita, ay, kaganda sa niyo mo, ano ah. Tapos, nagahanga lang sa'yo mo yung mga kabingguhan, kaya pag nag-ano ka, cutics ko, pink. Di ba? Pero pag-abot sa inyo balay, dili mo na nakasikasan yung mga anak. Grabe, ano? Ito pa, God exemplified work. In Genesis 2:2, meaning yan ano, pinakita ni Lord sa atin kung paano talaga magtrabaho. By the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Ito, may nakita ako dyan sa verse na yan, ano? Yung mga nag-overwork dito, di ba? Minsan pati Sunday, overtime pa. Di ba? Kasi sabi dyan, by the seventh day, God had finished. Meaning, first 6 days, tapos na si Lord.
So, dapat maging modelo nato na okay, Sunday is my rest day. Sunday magsisimba ako. Sunday para to kay Lord. Yung nagpahinga talaga nung seventh day, diba? Ito mga tatay. Diba yung sobrang grabe, gusto natin mag-prosper, nag-overtime kita. Even linggo, grabe. Dili na kita nakahatag time sa aton family, nakarest. Diba? Sunday yun. Please, diba? If you want na hindi lang buhay mo mag-prosper, dapat maging family mo. Your relationship to your spouse, it should prosper rin, ano? And isa din sa nakita ko sa verse na to, na si Lord, nag-rest siya isang araw eh. So if he rested one day, parang kalabisan naman sa atin na marami tayong rest kaysa sa kay Lord. Diba? Yung parang, grabe, ang mga kaurupod mo, nag-warantuan dito, kunano, tas ikaw, ada ka lang, turog ka lang sa inyo balay. Iba. And kasi makita mo, yung mga tinawag ni Lord, talagang they worked hard eh. Si Noah, when God commanded him, eto, gagawin mo, ganito, ganyan. Really, Noah worked hard. Pati mga sukat, sakto talaga. Sino pa? Si David. Diba? David made instruments. Until dumating sa point na yung temple, nakapag-worship sila 4,000 musicians. Meaning noon, thousands yung nagawa ni David na instruments. Kakaibang, ano yun, diba? Hard work. Who else? Si Paul, diba? Sobrang galing, sobrang asipag mag-preach, magdamag nag-sermon, diba? Kaya yung tamad na si Eutychus, grabe, nakatulog, nahulog sa bintana, patay. So sobrang higusan iya leader, grabe. Indeed, God is working. Up until now, God is working eh. Kaya bilang siya ang example, we really need to follow Him. Amen? Amen. And eto pa, work is God's way and provision to prosperity. Gusto ko ito, tandaan nyo, ano? Workers earn their food. Pwede bang sabay-sabay tayo? Workers earn their food. O, sa mga nasa live stream. Okay, sabihin nyo yan. Maraming, di ba, workers earn their food. Pero alam nyo ba, sa panahon ngayon, marami pa rin mga, ano, makakapalang mukha. Di ba? Yung, dili na nagatrabaho, pero pag oras na san kaunan, grabe, raspada da yun. Di ba, sa balay, bagan, dili mala nakahawid san sampi. Nakahawid na da yun san kutsara. Dili na nasusugo, magluto, maghuhugas, o kung ano pa man. Grabe. Ito pa, remember this, you earn your food by working. We should earn our food by working. Itong mga estudyante narito ngayon, ano, hindi nyo pa kaya mag-compensate ng monetary value, but you can earn your food by working. Diba? Magluto, magligpit, maglinis. Diba? Alangan naman, mama mo pa. Hali na sa trabaho, kapoy-kapoy na, tapos amo pa ni imo palabahon sa ni imo brief. Yeah. Eto pa. kapag marunong kayong humingi ng allowance, dapat marunong kayong magtrabaho. Amen? O, pa-mine. Mine. Diba? Basahin to ng mga anak at ng mga nanay. Pwede ba? So yung mga anak at mga nanay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, 2 Thessalonians 3:10. For even, go. For even, sabi, baga na-feel ko na naghinay ang boses ng mga kabataan. Kay baga na-realize ninda na, ay, kay di gali ako nagatrabaho, basi dili na ako pakaunon. So mga nanay, eto may verse na kayo, ano? Pag dili nagatrabaho, dili pakaunon. Diba? And, ayan. So workers earn their keep and wages through work. You want to earn your keep? Then work. May wages, may allowance, but we just have to work. Alam niyo, mahal kayo ng mga parents ninyo eh. That's why if you want to give back their love, prove it, patunayan ninyo, maglingkod kayo sa kanila. Magtrabaho ka mo sa inyo balay. Alam niyo ba, nalilipay na sinda na nagatrabaho ka mo na dili niyo ginasugo. I mean, kaya dapat ikaw pa lang, yung nagatrabaho ka na hindi ka inoobliga, dapat nagvo-volunteer ka, yung may kusa. Amen. Talagang napuruhan ang puso, ano? Wala nakasabat. So, work earns profit. Proverbs 14:23, it says there, all hard work brings a profit. Profit,
okay? Kita. And ayan, so kunwari mga businesses, bakit tayo tumatayo ng business? It's because design ang business to earn a profit. That's basic marketing or basic business. Okay, and alam nyo ba, sa church, may mga kapatid tayo rito na they have business. Even students, may mga business tayo, di ba? Sila Ate Hannah, sila Ate Iya. Ayan, may mga kanya-kanya silang mga business rin. And even ang ating, di ba, cakes, caterings, meron tayo, kompleto tayo. Ano? Pati mga pa-funeral, kompleto na. And alam nyo ba, sana naman, yung ano natin, yung message, yung ma-realize natin, ano, dapat pala, wago na yung mga discounts. Kasi minsan, di ba, kasama mo na sa church, wala bang discount, Ate Karen? Di ba, Ate Car, palangga mo man ako. Di ba, utang anay, yay! Di ba? So, kapag business yan, ng kapatid mo sa Panginoon, patangkilikin natin yan. Huwag mong babaratin. Because if that's God's way to make them prosper, then you must help them. Di ba? So we should all encourage industry and commerce among us. Though we are a church, pero yun nga eh. We have, si Lord, may kanya-kanyang way of how to make us prosper. So kapag nakita mo business, ayun na paghinyo. Minsan makakatawa ka, kais kayo hindi na lang natigdos, hinyo on pa, piso. Grabe na lang ngayon, ano? Remember that we are not meant to be poor. Diba? Nagiging mahirap tayo, it's because of poverty mindset and the lifestyle designed for poverty. Parang feeling natin, okay, kasi sugad na mala sinin akon kita, hanggang di dinala, gayod man ako. So, sakto naman sa akon pang gastos, ganito, ganyan. Okay, na di na ako mag-sideline ko na. No, kaya amo naman, ha? Minsan, feeling kasi natin, okay, hanggang dida na lang kita. But hindi, God wants to bring you to the next level of your life. So, dapat ikaw, yung talagang, Lord, laban na ako. Yung gigil na gigil ka na, Lord, send your rain. Ganon. Ito pa, God-blessed work. In Deuteronomy 12:28, pwede nyo na rin yung basahin. Pero yung focus natin dyan ngayon is yung to bless all the work of your hand. Meaning, may mangyayari na blessing kung ikaw talaga ang gagawa. Eh karamihan talaga sa atin, minsan ginaasa na lang, total, adi naman, ganito na lang. Hindi, work is a great channel of blessing. Remember that. And what is one great way to prosperity? That's hard work. Diba? Yung work channel yon para tayo ma-bless. Pero kung gusto mong lumago, sumagana ang buhay mo, kailangan hard work. Amen? Ito may kwento ako. So may cartoon ako na ginawa. Sana magustuhan niyo. Okay, so pangalan na natin yan. Pangalan natin, John Lee. Si John Lee. Siya si John Lee, ano? Grade 4 siya nung namatay si papa niya. So si mama niya, housewife, nag-aalaga sa unom niya ng mga manghod. And bilang panganay kasi si John Lee, kailangan ni John Lee panindugan yung tungkulin na ginbilin sa niya papa. So dahil naka-star sinda sa bukid, sa murang edad, kailangan niya na dayon magbulig ba? So mag-quarry, mag-hakot kunano, pero malangan kita sinan mga sako ba? Tapos masaka sa bukid, matrabaho. Now, bakit ko kwento si John Lee? Ito kasing si John Lee, totoong tao to. Hindi to gawa-gawa lang. Nakilala ko si John Lee sa isang outreach. Nung nalaman ko ang story niya, sa first naman na mag-meet, grabe, sobrang tumama ang puso ko. Sobrang tumama ang kwento niya sa puso ko. Nakita ko siya story. Sabi ko, Lord, grabe, sobrang sipag na itong batang to. Alam ko, pagpapalain mo to. And alam nyo, yung batang yon, nagtuloy-tuloy siya sa one-to-one. Hanggang weeks later, nagtry kami mag-visit sa Indabalay. And pagkato namon, nakausap namon si mama niya. And nasiran siya. Nasiran rin si mama niya. So, doon na sila naging one-to-one. And amazing how the Lord really moves in their life. Alam nyo ba, itong mag-inang to, this week, mag-e-encounter na yan. Grabe si Lord, ano? Indeed, kung magsisipag lang talaga tayo, God will make us prosperous. May it be financial aspect, may it be salvation of our family, the Lord will really make way talaga. Kaya, naniniwala ako, hindi nagugutom ang mga taong masipag. Amen? Let's glorify God through work. Diba, we worship Him through singing, through dancing,
through studying, but people of God should worship Him through work. Work is one of the best way to worship God. Okay? So, yun. Next, i-add to heart nyo na ang invest. Okay? So, kanina, in-add to heart nyo na ba ang work hard? Ngayon, i-add to heart nyo naman ang invest. When you say invest, yan ay pamumuhunan. Okay? And pamumuhunan or paglagay ng ating mga biyaya or blessings from God, mga ari-arian, sa isang bagay na maaaring makapagpalago nito. Kaya ini-invest mo yung pera mo. Okay? Alam niyo ba that investing is biblical? And we can find that sa story ng parable of the 10 talents sa Matthew 25:13-20. Okay, hindi na natin babasahin, ikukwento ko na lang. Grabe, ano? But before, ayan. So, but before that, okay, diretso tayo. Ngayon, may isang master na aalis siya, pero iiwan niya muna yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang wealth. So, si Servant A, may tatlo siyang servant. Si Servant A, iniwanan niya ng 5 talents. Okay? Itong talents na to, ibig sabihin nito currency. Or yung peso, dollar, mga katumbas ng ganyan. So, sa ibang translation, gold. Okay? So, iniwanan niya ng 5 talents si Servant A. Si Servant B naman, iniwanan niya ng 2 talents. Talents. Si Servant C, iniwanan niya ng 1 talent. Okay? So, 5, 2, 1. Okay. Bago natin i-continue ang story, economics naman ulit tayo. So, alamin natin para mas lalo niyong maintindihan ano nga ba ang talent. Okay. May computation tayo. Grabe, ano? Huwag kayong nosebleed. Simple lang yan. 1 talent is equal to $1,000. Okay? Ang exchange rate na gagamitin natin on average ng $1 is 50 pesos. So, kung 50 times 1,000, ibig sabihin, ang 1 talent ay 50,000. So, si Servant C, iniwanan niya ng 50,000. Si Servant B, iniwanan niya ng 100,000 times 2. Si Servant A, iniwanan niya ng 250,000. Wow! Grabe, kung ikaw kaya si Servant A, anong gagawin mo sa 250? Diba? Add to cart na naman. Diba? Shinoping na naman, ano? So, ngayon, diretso tayo sa story. Nung bumalik ang master, nag-auditing sila. Siguro accountant tong master, ano? Anong nangyari doon sa 250,000 na iniwan ko sa'yo? Sabi nung Servant A, "Master, guess what?" Wow, English, ano? Sabi niya naman, "What?" Yung 250, grabe, dumoble. Naging 500,000 pesos. Wow, grabe. Sabi nung master niya, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Grabe, halika, pagsaluhan natin ang kaligayahan ko. Wow. So, pumunta naman siya sa Servant B. Diba, 100,000? So, nag-auditing sila, anong nangyari sa 100,000? Sabi ni Servant B, "Master, dumoble, naging 200,000. Wow, grabe. Sabi naman ng master, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come, pagsaluhan natin ang kaligayahan ko." Wow, grabe, ano? And ngayon, pumunta siya doon sa servant si nag-auditing sila. Sa, yung servant na yon parang hiyang-hiya. Siguro nakaduko ito, no? Di nato na ram. Pero, sabi niya, "Piraman sa'yo mo." "Master, itong ginahatag mo na 50,000, ginlubong ko lang kay..." Basta. Kami, basta. So, yun, nilubong lang. Ngayon, anong mapapansin natin doon, ano? Pwede kita mag-isip na, Lord, nalo kay... makita natin sa ito na story how kapag may in-entrust sa imo si Lord, kailangan mo talaga yon palaguin. Okay? So, kunwari, may ginahatag siya sa imo, may ginahatag naman siya sa imo, so kailangan yon mag-prosper. Now, pwede ka magsabi, "Lord, bagang ka-unfair mo man, nalo kay sinda,
siya kayaman, ako ganito, siya may sarakyan, ako ganito. Lord, siya talented, ako wala nga niya kung katalent-talent. Minsan, we sometimes ask that to God. When in fact, hindi naman issue yung pagkukulang ni Lord kasi hindi naman talaga si Lord nagkulang. Diba feeling natin, Lord, nagkulang ka sa akin, favorite mo siya. Hindi eh. Hindi si Lord nagkulang. Ang issue doon kasi yung capacity natin, yung basis ng talent ay nakadepende sa capacity natin na tumanggap at magpalago ng kayamanan na gin-entrust sa aton. Like sa servants na yon, 'di ba? Servant A, B and C, I believe na alam na ng master from the very beginning na itong dalawang servant na to kaya palaguin. Kaya siya in-entrust ng malaking amount. Paano pa natin mas maintindihan? Ganito lang yan. Kunwari, you have 500 pesos every week. If magta-tides tayo sa 500 pesos, ilan yon? Times 10% or 10% of 500, 50 pesos. So tides pa lang yon, ano? Mag-offering pa tayo. Mga seed to the word or kung ano-ano pa. Ngayon, kung 50 pesos pa nga lang, hindi mo na kayang i-tides, papaano na lang kaya yung 5 million? Ilan ang tides ng 5 million? 500,000, di ba? Yan yung reminder sa atin ni Lord na anak, kung hindi kita kayang maasahan sa maliit na bagay, papaano pa sa malaki? Okay? And kapag hindi mo iningatan ang binigay sa'yo ni Lord, yung kapirasong yan, mawawala yan. And alam niyo yung nangyari doon sa servant si, ito sinabi ni Lord sa kanya. Nung master sa kanya. In Matthew 25:26, I think, ako na lang. His master replied, "You wicked, lazy servant, so you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? Well then, you should have put my money on deposit with a banker so that when I returned, I would have received it back with interest." Parang sinabi na lang ng master niya, grabe, dili man lang naglago. Unta, ginbutang ta na lang ina sa bangko, nagka-interest pa. Don't you know that laziness is wickedness? Kapag nagiging tamad tayo, nagiging lazy tayo, mahihirapan tayong i-bless ni Lord. And gusto kong makita ninyo that, ayan, na ang basis, like what I've said kanina, na ang basis ng ating talents ay kakayahan na tumanggap at magpalago. Sige, next. Ayan, let's go pa. Don't you know that the Lord expects our talent to be invested? The Lord expects profit from the capital that He gives. And ito kasi yan, kung ano yung nare-receive mo, actually capital yun eh. The Lord is expecting na from that capital, may mangyaring increase dyan. Lalago yan. That's why we have a part. And the Lord gives according to man's ability. Instead of complaining why you receive little, search yourself. Tignan mo, ito lang ba ang capacity ko? Bakit up until now, hanggang itong amount lang ang kaya kong ma-receive? Bakit hindi pa rin ako nakakahawak ng million? Posible, baka it's hindi mo pa yan, wala ka pang capacity to handle that. Okay? And let's learn to invest, make money. Naalala ko, sa trabaho kasi, sa pinagtatrabahuan ko ngayon, talking about investment tayo, we had meetings kasi with investors. And bilang startup manager sa agency, ako ang kaharap minsan ng mga investors. So ako ang nag-relation questions, ako ang nag-kausap nila. To give you an idea, ang nature of work is, dahil nasa consulting kami, and bilang startup manager, bubuligan mo na ang mga startups or young businesses, companies na grabing pangarap, makahanap sang investors na fit for them. So ikaw ang bridge. So you will look for investors for them, ikaw ang financial advisor nila, ganun. And kapag nakakausap ko ang mga investors, if I would ask them, ano ang katangian na hinahanap nyo sa isang business na gusto nyong pag-investan, ang lagi nilang sagot talaga, parang sinummarize ko na lang, less risk and clear future. And nakita ko, dapat pala we should learn from them. Dapat we should invest on things na alam mong mag-e-improve yung in-entrust ni Lord sa imo. And alam nyo yung kung hain ang may pinaka-less risk and clear future?
sa kingdom ni Lord. Kaya invest in God's kingdom. Yung posible may cell group ka ngayon or may gina one-to-one ka, investment mo yan. Di ba? Minsan nata-challenge ka, magpakaon. Sige, pakaonon mo lang because that's an investment. Okay? Invest, brothers and sisters. The Lord expects productivity and profitability from prompt, sound, and well-managed investments. Tandaan natin yan, ano? And isa pang magandang reminder nun, dapat pala, as how we handle our finances, hindi tayo yung parang consumer mindset. Dapat shareholder mindset. Okay? Para malinaw, hindi ka dapat yung kapag may pera ka, diin ko naman dahil inigastosun. Dapat shareholder. Pag sinabing shareholder, baga kainan ko na rin, shareholder ka sa kumpanya, may parte ka. So parang dapat ang ginaisip mo, paano ko to mapapalago? Okay? Amen. Okay, and next, last, ang ating i-add to heart ay ang save. So, i-add to heart mo na ang save. Save naman means conserving resources. Diba? Akala natin, when you say save, ito gusto kong i-correct kasi nasanay tayo na pag sinabing save, pag yun ang gintago mo, save, ako nini, ito lang, ako to, kunano, emergency fund, save. But in fact, save means conserving resources. Parang ganito yan. Ito ang bliness, itong binigay ni Lord sa imo. Tapos nag-bless pa siya san grabe pa. So, makita nyo, may margin, may dagdag naman ano. Pero ikaw, ang kailangan mo, ito lang. So, may sobra. Ngayon, doon ka hahanap ng save. Ang problema sa mga tao, kasi ito yung kailangan nila, ito yung binigay ni Lord. Kunwari, walang sobra. Para sa kanila, yan dapat ang isisave ko. Okay, kaya dyan papasok yung we rob God. Ninanakawa natin si Lord, it's because yung dapat para sa Kanya, sinave pa natin. Okay, kaya siya conserve resources. Kasi meaning, kung ano yung hindi mo na actually kumbaga gamit or sobra na para sa imo, you conserve that. In John 6:12, nagabot sa time na si Jesus, na nagpakaon siya sa 5,000 people, may sobra, 12 baskets full. But alam mo kung anong ginawa ni Lord? Sabi niya dyan, let nothing be wasted. So, talagang ginather yon para hindi masira. And pwede mo inaibutang sa wall mo, let nothing be wasted. Diba, posible pag ikaw nagaluto ka sa inyo bugas, diba? Alam niyo ba na ang bugas, inan, grabe talaga sinaan, inagihan. Kung paano nakaabot sa aton mga plato, ano? Grabe na process. Eto. So, ang bugas, syempre, ginatanom, tapos ginabutang ina sa punla, ginalipat, ginabutang sa palayan, inaalagaan, ginadamuhan, kung ano, ginabutangan sa insecticide, pataba, di ba? Kapag may bagyo, grabe, ginapag-ampuan ina sa aton mga farmers, grabe, yan naman mga palay, yan naman mga kunano. And syempre, after naman, aanihon, ibubulad, tapos aalsahunin na, sako. So imagine mo, bakabot sa merkado, sinugo ka naman magbakal, naka-plastic, grabe ang pagbit-bit mo sa bugas, diba? Yan, himat na himat ka. Tapos niluto mo, grabe, pagbutang mo. Tapos yan na, pagkilis mo na ula. Grabe, ano? Inan sana naman, dahan-dahan, let nothing be wasted. Yung sana ginaisip mo habang nagakilis ka, grabe ang balhas ng mga magsasaka, di ba? Or pwede man, wala man ngayon naulas ang pagkilis mo, pero tubod. Grabe naman. Grabe. Ano? Let nothing be wasted. Do not waste God's resources. Kumbaga masabi sa imo siguro ang bugas, grabe, napakahaba ng kasaysayan ko para maging ganito lang ang aking wakas. At sa lababo, ano, ito siya sa lababo, tapos na-wash away. Hanggang dito na lang pala ang lahat. Hinayaan mo mahulog sa lababo? Okay, next. Set aside a part of your income. 1 Corinthians 6:2, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. So ito, biblical, ano? When you say save, biblical naman pala talaga ang save. And gusto ko lang linawin sa inyo that when we save, hindi naman kasi sa amount yan.
Pwede naman, pwede ka pa nung magsabi na ta, uy, ginhatag ito, ganito, ganyan. Ta, wala na nabilin. Paano pa na isi-save ko? Actually, wala sa amount yan eh. Even 1 peso, you can save it. But of course, uunahin mo pa rin kasi si Lord. But remember this, it's the attitude kasi. Attitude of saving. Kahit piso man yan, as long as andyan na sa'yo yung attitude of saving your money, I believe talagang si Lord, patuloy kang ipoprosper. Excuse me. Ayan, develop an attitude of saving. Alam niyo ho ba, nung high school ako, grade 9, ako nakakilala kay Lord. So nung grade 10, nag-start na ako mag-ipon. Kasi dati pa lang, yung leader ko, grabe, pag-abot sa amon sa finances. So parang ako, na-disiplina ako, and every time I hear preachers standing here, na eto, dapat you learn how to manage. So that time pa lang, nag-inculcate na yun sa mind ko, tumatak na eto, magsisave ako. So noon, pag may allowance ako, or kita, hali, pag nag-tutor, or nag-encode, nag-himon mga videos, kunana sa mga teachers, ano pa ba, nung nag-college rin ako, I tried magpa-commission, maghimon mga essays, grabe ano, mga bright na ito sinda, pero nagapayo. Yan ako lang na-realize. Grabe. And because of that, I tried to, may nakukuha talaga ako na kwarta. And ito na grade 10, 11, 12, lagi ko nang sineset aside ang tithes, ang offering. Pasurunod kasi yan dapat. Dili na pwede dito magtuna pa kade. So tithes, okay, ganito. So syempre, mabibili na lang. Ito pang cell group. So, go kon fund pang cell group. Kaya minsan nakaka-amaze dati si Lord mag-bless mo na mga is high school kami, nakakapag cell group kami, Jollibee, McDo, parang, oh. So, eto, tapos, ano pa ba? Yeah, and savings. Savings, kasi nagbutang ako, kay nag-pray ako dati sa camera. Kaya so, nasa multimedia ministry ako, pera-pera lang kami, and pag nag-videos kami sa to, parang, napaka-unstable or kunano, pag nagadalagan kami, nagasugad-sugad kami sina, inan camera, napaka-shaky. So sabi ko dati sa ito, ang daatid siya ako na, ano, camera, gusto ko gayon. So nag-ipon ako. But nung magsi-second year college pala ako, yung laptop ko, kasi sige lang ito ipon, nagpatong-patong, ang laptop ko na netbook, nasira kasi, sakto, pa-transfer na ako sa Diliman, wala na akong magamit. So, nangyari, okay, it's time. Imbes na camera, isip ko, mas importante ang need kesa sa want. Kaya, need. Sige, need natin. Okay, so, nagbakal kami, naghanap kami maayo na laptop. Nung nakita ko ang naipon ko lahat-lahat for 4 years, sabi ko, wow, grabe, pwede na to, mga mataas na quality, Acer, okay na. But nung nagbakal kami, isad na minsan ginanan MacBook, nakita naman. Sabi ni mama, sige naman, ito. MacBook, it costs around 80,000 eh. Plus mga accessories pa, so maabot ito ng 100,000. And ako, iwala sa hinagap ko na magpangarap sa mga sugat sa namahalon kay Ultimo Pantalon, bagan nalilisudan ako magbakal. So, para sa akin, kamahal na sana. But sabi ni mama, nagkataon, sabi niya, dadagdagan ko ng half. So, baka naging tunga kami. I believe, dito ko nakita na indeed si Lord talaga ang mag-provide. Though you've saved, pero mahi mo pa talaga siya. Kasi pwede na ako magsabi, Lord, okay na to, salamat. Ito, savings, makabakal na ako. Kasi aram ko, ikaw nag-provide. Pero ginpakita sa ako ni Lord, anak, kung ma-desire ka naman lang, tas amo naman lang yung laptop, eh then the best na nihatag ko sa imo, ano kay imutan ta ikaw? Sabi ko, yes, Lord, thank you. Alam niyo ho ba, nung nagklase akong Diliman, dili ko ginadala ang laptop ko pa school, kay naaalo ako pag nagasakay jeep. Pero pag ado na, syempre mga kaklase ko, mga rich kid kasi yon. Pag nagaburukaso ng laptop, wow, Apple! Sa ako, wala, naka-notebook ako. So walay lang ako, sa dorm lang ako. Pero nakikita ko sinda, how they do it, nagapatok do ako. Doon ko nakita na, grabe ano, indeed, if the Lord really wants us to bless us, may parte lang talaga tayong gagawin. And if you want the best future, if you want to enjoy your old age, it starts now. Save. Pero magandagad na, kung ma-save ka naman lang, dapat uunahin mo pa rin yung kingdom ni Lord. Kasi aanuhin mo man yung nagpara-save ka sa grabe, umaman ka dahil sa savings mo,
Pero napilayan ka. Eh di pungkol ka. Kay napilayan. Kay pungkol. So ayun. Okay? Kay napilayan. Okay, so yan yan. Now, na-learn natin what to add heart sa atong buhay. Diba? Kung dati, puro ka add to cart, ngayon, add to heart. So, add to heart yung work hard, panduwa, invest, and pantalo, save. And now...